Yun. Okay na. Ayun. Pagpasensyahan niyo na po ang aking pagkalikot sa ating ano ngayon. Dahil medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapagkalikot ng ano, na aparato. Simula nung slide. So, magandang gabi, Jasper. First magandang time sa, ano? Sa inyo. First time mo ba sa BPR? First time. Kaya exciting. hindi pa ba kita nag-guess dati? Parang feeling ko nag-guess ko na or hindi. Ah, kasi busy ka. Medyo nagtatago ako sa ilalim ng kaya na, aking... Nag-comment, kambal daw. Si Ato. Ay, si Ato. Medyo lang. Matik, pag nakita tayong magkatabi, kambal daw. Naku po, pag di magkatabi tayo, di mukha na tayong dalawang ano nun. Naku po, ayoko na sabihin. kung ano yun. Alam na nila yun. Ayun. So, Jasper, ano? Siyempre, sino si Jasper bilang artist? Si Jasper bilang artist, masasabi mo siya na isang super observant sa paligid niya na artist. And yung tipong lahat ng nakikita niya kasi, iniipon niya, hindi niya basta-basta ginagawan ng ano, ng obra kahit anong makita. Mm-hmm. Kumbaga, hindi rin siya namimili ng isang napapanahon na bagay, pinipili niya kasi yung kung ano yung makita niya tapos pumintig yung damdamin niya. Ayun, yun talaga yung ginagawa niya ng ano. Yun. Sige, go on. Go on. So ayun, si Jasper ay kung makikita niyo kasi siya sa ano, sa live gigs. Hindi niyo siya akalain na artist eh, para lang siyang alam niyo, parang tambay tapos nanonood lang. Tapos makigulat na lang kayo, ay magpe-perform pala to. Ayun, ay mga ganun. Kumbaga yun yung klase ng isang artist na low-key. Low-key lang kahit saan magpunta na hindi siya recognizable as an artist pag nakikita mo lang siya. Mm-hmm. You must see and hear to believe. Yan, parang ganun. Kasi ano, bakit hindi siya recognizable as an artist? Kasi mukha ba siyang ano, lasinggero? Di joke. Depende. Depende kung ano suot. Pag tayo magkasama, wala tayong ginawa kundi uminom eh. Matik. Ako na may susuko eh. Hindi, eh si Rad. Ayun. Wala. Okay lang yun. Ayun. So, Jasper, ano, bago tayo magpunta sa yung first performance, pwede mo kaming bigyan ng konting ano, sino yung mga artist na pinapakinggan mo? Sino yung artist na nag-influence sa'yo? Bakit ka gumawa ng kanta? Kasi usually, diba, when you hear someone, saka ka palang makapag, uy, gusto kong maging ganito. Sino yun? Sino yung artist na yun para sa'yo? Sa akin, mula pa nung bata ako, si Lolita Carbon. Wow, ang ano yun, for your age, ha? Oo, okay. kasi ano yun eh. Lagi siyang pinapatugtog ng mga tito-tito ko eh. Kaya, nung parang kumbaga nasipra na sa utak ko na kung sino si Lolita Carbon. Hanggang sa nagkaroon ako ng isip, ayun, siya pala yung naging influence ko. Second lang si Adele. So Adele, ito yung bago ano, yung bagong artist. Mm. Oh. Right. Let's go on to your first song. Is this an original or a cover? Yep. Original. Yep, it's an original. Ayun. All right, ladies and gentlemen, please welcome Jasper Trainers. Thank you.
daming oras na nasayang na dapat pwede pang gamitin sa ibang makabuluhan na bagay. Pero ano, nasan ka, nandito ka pa din. Tipikal na araw, alas 7 ka gumising. Umalis, gumayak ng maaga, doon pala sa kalsada, andoon ng sorpresa. Kay bilis ng oras, pero ang bagal ng dalaw. Mula sa pila ng sakayan, usa at kalabaw, gumising ka na sa katotohanan na kung di magsusumikap ay walang patutunguhan. Andiyan na ang traffic pero malilita na. Walang pagpipilian, tsak makakaltasan ka. Buhay probinsyano na gusto magtrabaho, lahat ay papasukin kahit pa nakakabubo. Minsan umiling ka na, sana umaman. Tumigil magtrabaho at doon maghari-harian. Pero lahat ng sobra, kapatid, nakakasama. Hindi rin maaari, pero may posibilidad. Sinta na sa katotohanan na kung di magsusumikap ay walang patutunguhan. Nandiyan na ang traffic pero maliligid na na. Walang pagpipilian, tsak makakaltasan ka. Buhay probinsyano na gusto magtrabaho, lahat ay papasukin kahit pa niloloko. Tanggapin mo na kung ganito ang buhay. Wala kang magagawa, walang iba kundi sumabay sa kanila. Alright. That is my first song po. Ayun. Pwede mo kaming kwentuhan tungkol dun sa first song mo? Yung show, Aaron. So, yung first song ko is life experience kasi siya. Mm-hmm. Actually. Naranasan ko siya nung nagtatrabaho ko. Then, pag bumabiyahe ko, parang nakikita ko yung mga kapwa ko commuters. Bakit ako, nagtatrabaho lang ako? Kasi, gusto ko lang magkaroon ng sarili kong ano, pera. Mm-hmm. Pero nung nakikita ko yung ano nila, yung realidad nila ng mga nakakasabay ko sa kalsada, maglakad, sumakay ng mag-commute. Siguro parang ano, yung istorya nila bilang isang probinsyano na araw-araw umuwi para makapagtrabaho, para may kitain na mas malaki kaysa sa nasa probinsya sila. Sobra yung hirap nila na kung tipong kahit ano papasukin nila, kahit mabubububo sila sa
trabaho nila, lahat gagawin nila para mabuhay. I mean, yung mga Yes, yes. ganong klaseng tao na, ano. So, nung tapos na ako dun sa, ano, sa tenure ko dun sa dati kong company, napag-isip-isip ko, gagawa ba ako ng kanta ko? Ah, sige, gagawa ako. Pero tungkol kanino? Eh, probinsyano ako, taga Bulacan ako. Oh. Tapos sumagi sa isip ko, ayo, may mga kasabay ako nagko-commute. May mga kasabay ako nagko-commute na yung tipong pag nakita mo sila, para silang nalulugi. Ayun, pagod na pagod sila. So, yun, dun pumasok sa isip ko tong kanta na to na isulat para saluduhan yung mga kapwa ko probinsyano na nagtatrabaho para may iba ibuhay sa pamilya nila. Yep. Para to reflect din their everyday life. Mm-hmm. Ayun. Actually, mm-hmm. ano, no? Yes, lahat naman tayo dito sa... ano to? Number one, kasi nasa probinsya naman talaga tayo. Eh. Meron kasi yung mga iba kasi na, may naalala ko bigla. May nagki-claim na hindi daw siya taga Bulacan. Never mind. Hindi ko na sabihin kung sino yun. Never mind, never mind. Alam na natin kung sino yun. Uy, issue yun ha. Anyway, ang sabi ni Ralph Oliver Vinyas, tayo ka Jasper, saglit lang. Check natin kung maganda focus ng camera mo. Ayoko, ayoko, ayoko. Bawal ako tumayo dito. Eh, natutulog. Eh, natutulog. Ano kilala mo na pagtayo sa natutulog? Maano, mabubulahaw ng ilaw. Nakarangan ko yung ilaw. So, ayun, ano. Kwento ka naman ngayon tungkol nun sa magiging second song mo. Bago mo siya simulan, magkwento ka ng konti tungkol nun sa second song. Ito namang second song ko na tutugtugin ko. Tungkol naman to sa isang artist na na-burnout sa sining niya. Tapos ngayon, kinakausap siya nung sining niya. Kinakausap niya yung sarili niya. Ikaw ba yan? Kung bakit hindi niya matapos. Oh, actually, oo. Nung once na naranasan ko yung na-burnout ako sa sarili kong ano, sa sarili kong na-burnout ako sa sarili kong art na tipong wala akong maipukol sa sarili ko na gagawing obra. Mm-hmm. Ayun. Pumasok sa isip ko yung kanta na to nung naghahanap ako ng anong isusulat ko. Okay. Yung alam mo yun, nagtanong ako sa sarili ko bakit wala akong matapos, bakit wala akong mayari. So ayun, nagsimula dun sa dalawang salita na yun tong kanta na to. Kung bakit pala nabuo yung kanta na to. Mm-hmm. Okay. Sige. Ladies and gentlemen, please welcome again for his second song, Jasper Trainers. Maintindihan ang mga nangyayari. Di alam kung ba't ganon, wala akong mayari. Nakatingin sa malayo, nag-isip kung papano, 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 papano tatapusin to. Naranasan mo na ba na mawalan ka na ng gana sa mga bagay na dati kay laging sagana? Di mo maisulat ang lahat ng mga letra ng umupapa at wala ka ng maitalata. Di mapaliwanag kung ano ang nangyayari sa isipan. Madaming pira-piraso na detalye. Ano ba ang nangyari sa'yo? Nakalimutan na ako. Ba't ganun, di matapos to. Di alam, sasabihin ko. Ano ba to, ano ba tong naiisip ko? Hindi ko magawa lahat ng pinaplano ko.
Ano sa buhay mo kung mawawala ako? Hindi ba't masakit kung mawalan ka ng pag-asa? Ngunit may mas masakit pa ba kung sining mo'y wala na? Anong saysay sa'yo ng lahat ng to? Nawalan ka ng apoy din sa sarili mong pangarap. Para sa akin yan talaga ang pinakamahirap. Unti-unti kumukupas ang iyong pagkahilig. Kaya pala panay-panay at lagi kang unti-unti na rin na lumalabo ang pag-ibig mo sa sining nagmistula ng litrato. Ba't ganun, di matapos to? Hindi alam sasabihin ko. Ano ba to ang naiisip ko? Hindi ko magawa lahat ng pinaplano ko. Ano sa buhay mo kung mawawala ako? Hindi ba't masakit kung mawalan ka ng pag-asa? Ngunit may mas masakit pa ba? Sining mo'y wala na. Anong saysay sa'yo ng lahat ng to? Nawalan ka ng apoy dyan sa sarili mong pangarap. Para sa akin yan talaga ang pinakamahirap. Sana ikaw ay magising, gawin ang makakaya at ito'y panatilihin. Huwag kang papayag na baguhin ang kahit anong pagsubok, yan ating nagsusubukin. Huwag mong hayaan na ikaw ay uubusin. Mas madaling makita ang liwanag sa dilim. Dire-diretso lang at huwag magpapapigil. Darating ka din doon sa nais mong tunguhin. Ano sa buhay mo kung mawawala ko? Iba't masakit kung mawalan ka ng pag-asa. Ngunit masakit pa ba sining mo'y wala na? All right. Yeah, that's my second song. Grabe. Ang intense nung ano nung lyrics mo, parang ano eh, halatang-halatang burnout ka. I mean, yung ano to, halatang-halatang gaano ka ka-lost nung time na na-burnout ka. Anyway, may nag-comments sila Matthew De Guzman. Sabi pa shout out Jasper. Saka si Jonel Pastillo. Jonel! Jonel! Ano ba? Kamusta ba, Jonel? Ano nangyari dun sa kaibigan natin? The joke lang. Alright. Jasper, no? Kasi, ito na ang number one reason kung ba't natin ginagawa to, kasi nangyari yung COVID-19, 'di ba? Ito yung siya yung unang dahilan kung bakit tayo ngayon we are trying to explore the possibilities of kung ano yung kaya nating gawin over the internet, syempre over YouTube, Facebook and any other social medias. Now, which is again, we are encouraging everyone, especially yung mga bands na who calls themselves independent. Panahon po natin, ito po yung tamang panahon para mag-step up tayo. Pakita natin yung art, yung music na kaya natin gawin. Ayun po, ano? So medyo nalayo ako ng konti dun sa question ko. So going back to dun sa question natin, ano? So, ikaw, Jasper, as an artist and at the same time nasa workforce ka ng Filipinos eh, kasi you are being employed. Ano yung naging epekto sa'yo at sa family mo nung nagkaroon ng COVID-19, nung lahat tayo yung na-lockdown? Sa amin, ang laking adjustment kasi yung nangyari nung
first lockdown eh. So, bali ang ginawa namin, nag-planning kami ni mom. Kasi, tatlo lang kami dito eh. Yung girlfriend ko, tapos si mom. So, inalam ko lahat nung ano yung araw ng labas, saan, sino ang dapat kontakin, eh. Nilista ko lahat. Then, talagang yung oras ng, yung araw ng labas, di ba, meron tayong tinatawag na araw ng labas. Yep. Binibigyan ko si ma'am ng specific na oras para, kumbaga yun yung oras na konti yung tao. Mm-hmm. Para makaiwas din sa, ano, unwanted contact. Yes, yes. Actually. Then, bukod doon sa akin sa sarili ko, tumaba ako ng lockdown eh. Bawal lumabas eh. Bago, hindi ba bago pa mag-lockdown? Di, yun nga yun eh. Kasi before nung lockdown kasi, nakapag, ano ko, nakapag-workout ako sa labas. Nakalabas ako. Pumunta sa gym, sa basketball court. Tapos nung nakita ko yung epekto ng lockdown na paano kung i-deprive yung isang tao sa normal niyang lifestyle. Nung first week, ano yun eh, medyo kailangan mong tanggapin yung nangyayari. Alright. And in the end, nung first week na yun, pagtanggap mo na, hindi mo pa siya makakasanayan unless mag 21 days. Andun pa rin yung takot na, uy, may mga nasa labas pa, o paano kaya itong mga food services, paano yung mga dinideliver na pagkain, mismo, na kung ano-ano. Mismo. Yun yung nakakatakot. So, good thing na meron tayong frontliners na riders. Yan, pinakasaludo ako sa mga yan. Kasi mga, ano to, lahat ng kailangan namin, kunwari, yung mga pasabay. Lalo yung mga kaibigan kong riders dyan. Hello. Meron time na may kailangan kaming pyesa dito sa bahay na syempre hindi kami makalabas. Sila yung nasa labas. Pumunta ako, 3 hours, 2 hours lang, nandito na. So, alam mo yun, laking adjustment sa part nila at sa part namin na. Kasi normally, kung wala namang lockdown, instant eh, pupunta ka sa hardware or sa mall para bumili nun. Yep. Eh kaso, may lockdown, bawal lumabas. Ultimo mall, ang bukas lang supermarket, mahirap talaga. Tsaka yung pinaka nakita kong epekto na sa tao, yung price increase tsaka yung pagkakagulo syempre ng market natin. Yun ang talagang gumulo. Mm-hmm. Tama. Na syempre, di ko naman masyadong ramdam kasi nga, ano lang din naman ako, freeloader kumbaga, ngayong time na to. Mm-hmm. And talagang makikita mo yung mga no work, no pay. Grabe yung sacrifice nila na yung diskarte nila paano sila magtitiis or paano sila magsusurvive sa isang araw, paano kikita. Mm-hmm. Doon mo ngayon nakita yung tinatagong hustle ng ibang tao. Yep, kung sino talaga yung matyaga. Na lang, uy, kung sino yung matyaga, tapos makikita mo kung sino yung ano, privileged na tao. Mm-hmm. Which is parang masama. Yun lang yung akin, yun yung nakita, pinaka na-observe ko doon sa lockdown. Daming adjustment sa lifestyle ng tao. Mm-hmm. Na yung tipong, may nakita nga ako lockdown eh, bumili ng phone. Ano nangyari sa kanya? O diba de, pinagpalit niya yung phone sa makakain niya. Ano may mga ganun. Yeah. Kasi yun, hindi pa siya nakapag-adjust lifestyle niya, feeling niya normal pa rin. Na, ano. Mm-hmm. Yeah, yun lang naman yung pinaka naging epekto sa akin. So, wala namang major effect sa akin. Alright. By this point in time, do you have any messages to our frontliners? Ayun. To our frontliners, na lalo sa mga nanonood, thank you sa inyo dahil simula pa nung day one ng lockdown, lalo yung mga barangay officials na tsaka mga barangay personnel na nasa at lahat ng entry ng kahit anong barangay na nasasakupan nila. Isa na kayo doon sa mga bank tellers, supermarket cashiers, sa mga doktor, sa mga nurse. Dami kong kaibigang nurse kasi. Yeah. Saludo ako sa inyo. Hindi dahil sa inyo, wala, hindi tayo makaka-agos-agos ng konti.
Kumbaga, kayo ang kalaykay sa baradong sapa. Ayan. Pagpatuloy nyo lang, sana matapos na yung, ano, yung disaster. Actually, disaster to nangyari. Hindi lang naman sa atin, buong mundo naman eh. Yun nga. Ayan. Can you now invite them on your social media accounts? Yung mga gustong i-follow ka, yung gustong sundan, yung mga activities mo, like if you're gonna release a recorded versions ng mga kinanta mo kanina, can you now invite them on that? Yun, I would like to invite you to follow and like my Facebook page. It's Jasper Trainers. Sobrang dali niyang hanapin kasi kapangalan ko siya sa Facebook. And sa YouTube, sa Instagram, same lang din ang pangalan. You can follow me sa mga platform na yon. And especially, meron ako sa YouTube na uploaded na video from one of my gigs noong Feb, before nung lockdown. Nakatugtog pa ako sa Pampanga. Visit nyo, check it out. Kung gusto nyo, kung nagustuhan nyo, please like, comment, and subscribe. Yun. Parang sa iba, parang sa ibang show yata yun. Alright. Before you play your last vlogger song, meron ka ba mga shoutouts nyo gusto mong batiin? Ayun. Shoutout sa mga sa beach house. Sa mga tao sa likod nito. Sa mga tao. Sa mga kaibigan ko. Sa mga kasama ko sa art collective. Hello sa inyo, Alab at Sinag. Dahil sa inyo, nakakapag-share ako ng mga ano ko, art shenanigans ko pagka may free time kayo. And sa magulang ko, sa girlfriend ko, sa mga kaibigan ko na nanonood na sumusuporta simula pa nung first day ako maging artist. Thank you, thank you, thank you. Shout out sa inyong lahat. Love you. Alright. Before you proceed to your third and final song, may hinihirit si Jonel na naman. Magpauga ka naman daw. Ano naman? Magpauga ka naman daw. Uy, kaka-birthday lang niya ni Jonel. Baka nauuhaw na naman eh. Alright. With no further ado. Bawal ka umuwi. Ladies and gentlemen, please welcome Jasper Trainers for his third and final song. Thank you.
sa dalim ng hindi natin pagkaintindihan. Akala mo ika'y mali, pero mali-mali talaga. Umabot pa sa punto, walang-wala na nga. Ako naman si tanga, lumaban pa talaga. Umalis ka na sa aking alaala. Hindi na kita kailangan, huwag na huwag na nga. Ako'y bulabugin, ako na ay isingin. Ayoko na, hindi na nga. Ayoko na, dyan ka na. Hindi na naiayos ang lahat ng gusto. Ako naman si Marupo, lusaw sa kada pakipot mo. Ngayon ay natauhan na ang puso kong pagod. Ayoko na, hindi na nga, iwanan na kita. Umalis ka na sa aking alaala. Hindi na kita kailangan, huwag na huwag na nga. Ako'y bulabugin, ako na ay isingin. Ayoko na, hindi na nga. Ayoko na, dyan ka na. Ngayon ako'y nakita mo na masaya sa iba. Nakikita mo ang ligayang sa'yo, hindi ko naramdaman. Ngayon tingin mo lang lahat ng aking mga salita. Nasaan ka, mastan mo lang kung gano'n ako kasaya nung wala ka na. That's Jasper. That's my third and final. And before song. We you say goodbye, Jasper, it's now time for our trivia question. Kung gusto niyo pong manalo ng 50 pesos worth of Globe Loads, all you have to do is answer this trivia. Alright, and our trivia for tonight is, sino ang naging main musical influence ni Jasper Trainers noon nagsisimula siyang tumugtog? If you know the answer, just comment it below our comment section, at yung una pong makakakuha ng tamang sagot, you automatically win 50 pesos worth of Globe Loads, at ipapadala po natin yan after po ng show. Again, sino ang main musical influence ni Jasper Trainers nung nagsisimula siyang tumugtog? Ayun, Jasper, please, yeah, you can now closing remarks. First of all, I want to thank Beach House for having me tonight. And sa mga nanood, maraming salamat sa inyo. Stay tuned for our next artist. Yun, maraming salamat. Good night. Alright, maraming salamat din, Jasper.